Hello guys! Welcome back to my channel! Asin na dito pa rin po tayo sa farm. Yeah, kasama natin si Mateo Luis. Hello muna, Mateo Luis! Sa ating mga viewers and subscribers. Hello guys! So yan. Hello guys! So yan po. Pasensya na po kung ilang weeks na tayong hindi nakakapag-upload. So ito po. May panibago na naman tayong punla na Primera Grande na patola. At ito, tayo ay nagpa-pruning ng patola. Yan, halos wala nang dahon din sa taas. Pinatanggalan natin yung mga magugulang na dahon. O yan, naglabasa na naman yung mga bunga. Tapos, yung ating mga ampalaya. Yan, awa ng Diyos, naka-recover na. Mga sinalakay ng uod. And after ilang kaka-spray pang uod, at least marami naman yung naka-recover, pero yung iba ay halos hindi na rin talaga naka-recover. Yung mga ganito, kalimitan kinakain ng uod. So pag may tutubong talbos, kinakain na naman. Siguro minsan pag ini-spray natin, hindi tinatamaan, nabubuhay pa rin. So yun po. O, gaya nito hanggang ngayon, oh. Yan, may bunga nito. Tinamaan din ng uod. So pero nung last time na nag-spray tayo, yan, karamihan naman ay namatay na yung uod. Pero meron pa rin talagang paisa-isa na nakakalusot. So kaya yan, hindi talaga maiwasan. Kaya nahirapan tayong magpa laki ng mga tanim natin na ampalaya. At ang isa pang kalaban, naging kalaban, is yung sobrang init. So yan po. Bale, itong part na to, mga grafted ampalaya po ito. Grafted na ampalaya, ampatola kung tawagin. Hirap pa. Na tayo nagtagal. Yan. Yun. Ayos din. Yan. Ito po ay grafted na ampalaya. At awa ng Diyos na puputihan na. Bale, bukas po tayo ay ipipitas na naman. So, hindi po ito nagkasabay-sabay. Dahil nga kung mare-review nyo yung ating mga last vlog, ay nagkaroon nga po tayo ng mga problema. So ito po ang isa sa mga nagiging epekto kapag sobrang init. Ang bilis niyang mahinog. Tapos ang mga bunga niya ay mga patilos. Ah, mapapansin niyo po ito, oh. Maliit pa, payat, tapos patilos. Nagkakanghihinog agad. So, ang sabi po nung mga nakakausap din natin na ibang farmer, sa sobrang init na daw po 'yan. So, kaya ganoon. Yan, oh, praise the Lord. Ang dami ng bunga na. Makikita sana 'to. Bukas, hindi natin alam kung ilan yung mapipitas dito. So bali, ang total po nating napatanim dito siguro nasa 3,000 na puno. Tapos marami na ring namatay dahil sa bacterial wilt. Oh, yan, gaya po nito, oh, marami na ring namamatay na ganito. So mapansin nyo rin po, hindi na natin ito tinatanggal, unlike dun sa karaniwan nating napapanood sa YouTube na pag binunot, tinatanggal, tinatapon sa malayo dahil baka daw mahawa ng bakterya o fungus. So siguro may katotohanan din po yun, pero based on my experience, parang hindi naman. Kasi ito, kung mapansin nyo, yan, namatay din to. Tapos kagaganda naman ng katabi. So instead na bunutin ko at dalhin sa baba sa tabihan, so
So kung totoo mang nakahawa, edi mas marami pang mahahawahan dahil maigagala mo pa siya sa pagdadala. So yun po, kaya yun, ang practice natin dito, hindi na natin siya binubunot. Hindi na natin siya itinatapon sa labas. Tapos ito, kahapon nagpalawit din ng bunga, and yan po. Mapansin nyo dito, ang dami ng bunga talaga, oh. Madaming bunga, kaya lamang maliliit. At ito, oh, inog na rin. Yan po yung epekto ng sobrang init. So, yan po, bali sa mga bago po sa ating channel, ito po ang ating balag ay pwedeng ibaba. Yan, ito na tatanggal po itong mga tukod na to. Kaya kung ikaw po ay first timer na gustong sumabak sa pag-aampalaya or kahit anong klase ng halaman na dibalag, pwede nyo pong i-consider itong aming balag, paraan ng pagbabalag. Medyo magastos lang din po, pero sulit naman. Ayan, gaya po nito, patay na naman to. Atin na lang bubunutin para pag nag-abono bukas, hindi na siya maabunuhan. Ganyan din naman. Ayan po, karamihan sa ating mga namamatay na puno, binubunot na lang. So, okay lang naman po yan, basta mahalaga hindi magkakatabi yung namatay. Kaya lang, pag magkakatabi yung namatay, ay nababakante po masyado yung ating area. Ayan, mapansin nyo, dami talaga ng nahihinog, oh. Isa to sa epekto ng sobrang init ng panahon. Buti kahapon, kahapon nga ba, no, isang araw, umulan ng isang oras. Kahit papano, malaking bagay. Pero dahil nga sa sobrang init, ang ginagawa natin, lagi tayo nagpapadilig. Ang daming yung hinog, oh. Dami natatanggal na hinog. Madami sana ang bunga. Madami nga ang bunga. Yan, natanggal pa. Madami ang bunga, kaya lamang maraming nahihinog at saka mautlo, kung tawagin. Maiikli ang bunga. So, comment down below kung ganito rin yung ampalayahan nyo ngayon o baka naman isolated cases itong nararanasan ko. So, yan po. And then, yan. Ito. Lagi na tayo nagpapadilig ng ganito. Yan. Gamit ang rain hose. So, ginagawa po natin isang oras na nakaganyan para maganda ang lapat ng dilig. Ayan, naman dito. So, dati po ang pagdidilig natin ay gamit lamang itong white hose na ini-sprinkler lang or tinututukan lang bawat puno. Pero napansin po natin na kahit medyo matagal yung ating pagdidilig, na kahit bigla ang buhos ng tubig, eh medyo mababaw naman yung talab niya sa lupa. Kaya mas prepare ko na ito, na kahit na medyo mahina yung mga sprinkler, pero nakaisang oras naman, so malalim ang talab niya sa lupa, kaya nasisipsip ng ugat. Ang disadvantage naman ng ganito, mabilis sumibol yung damo, mabilis lumago. So yan po, oh. Praise the Lord, ang dami ng bunga. Yan. At makikita nyo naman. Ito po ay misty sa F1. Bumaba lang ang tukod. Kailangan na i-adjust. Ayan po. Madami ang bunga dito. Oh, tingnan nyo naman, oh. Hindi naman, grabe ang dami. Maliliit nga lang. Kung ito ay nagkataong tigkakalahating kilo ang isa, eh maganda-ganda ang ating anihan bukas. Maganda-ganda ang pitasan. Oh, pero salamat na rin sa Panginoon dahil pinagkalooban tayo na mamunga ng madami.
Ayan po. So halos maliliit sa party na to. So tingin tayo ng isang malaki-laki. Wala tayong makikita na malaking bunga. Uy, basa, tubig. So ayan po. Madami na tayong mapipitas bukas ng umaga. Yun, may nakita tayong isang maganda. Ito sana oh, kung ganito sana kalalaki ang ating mapipitas, ay ayos na ayos, solved na solved. Pero siyempre, be grateful sa ating maaani. Marami tayong maaani bukas. Ang dami na, lalo na sa mga susunod na araw. Praise the Lord. Oh, ang dami na oh, daming maliliit pa. Na ito ay ang dami. Ito yung area na mga namamatayan. So yun, at least praise God, maraming bunga ang ating mga tanim. Hanggang dito na lang po muna yung ating video, and bukas tayo naman ay mag-upload tungkol sa pamimitas. So God bless po. See you on the next video, and to God be the glory. Bye-bye.